Dar da, ang programa Oro sa DWIZ. Obserbasyon, reaksyon at opinyon. Oro. Obserbasyon sa malalaking balitang pumutok sa araw na ito. Reaksyon ng mga personalidad sa likod ng mga balita at opinyon ng publiko sa mga isyung sangkot ang bawat mamamayan. Lunes hanggang Biyernes. Oro sa DWIZ. Kasama si David Oro. Oro sa DWIZ. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon, Bayan. Ngayong araw na ito ng Thursday, ang programa pong ORO, Obserbasyon, Reaksyon, Opinyon ng inyong lingkod, David Oro. Hanggang mamayang alas 4 ng hapon po tayo, kaugnay po ng mga obserbasyon sa mga malalaking balitang pumutok sa nakalipas na mga oras. Nariyan din po ang mga reaksyon sa likod po ng mga balita. At ganoon din ang opinyon po ninyo, mga minamahal po naming taga-subaybay sa mga pangunahing issue at paksa po ng ating lipunan sa ngayon. Isa nga po sa mga mainit na pinag-uusapan ay ito nga pong pagpapatupad ng optional. Hindi na mandatory, kaya nga optional na pagsusuot po ng face mask. Lalo po sa mga enclosed at ganoon din sa mga sabihin nating marami-rami po ang mag-iipon-ipon halimbawa sa mga loob ng mga classroom, sa loob ng mga iba't ibang mga establishmento. Kaya aalamin po natin kung ano ba ang ilan sa mga obserbasyon at pwedeng maging reaksyon ng ilang mga eksperto sa bagay na ito. Now narito ay ang Department of Education ay naglabas na nga po ng guidelines na hindi na po mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga estudyante po na papasok sa mga paaralan. So optional, pwede nang hindi magsuot ng face mask ayon po sa Department of Education. Pero ito po ay umaani pa rin naman ng iba't ibang mga reaksyon. Bilang katunayan, yung pong isa sa mga dating opisyal ng Department of Health ay nagsalita ho dito na, well, ang sabi niya sa wika Ingles, ito pong si dating Health Secretary Esperanza Cabral, ang sabi niya, "It is obviously something that many doctors do not agree with and yet it was mandated. So, it is really a decision of our political leaders rather than our health leaders." So, mula ho dito sa reaction na ito ni dating Department of Health Secretary Esperanza Cabral, ito po ang kanyang naging pananalita kaugnay nga po ng optional na wearing of face mask sa loob po ng mga paaralan o sa mismong mga silid-aralan. So, isang bagay ito na siyempre, pwede ho nating matawag ang pansin ng ating pong mga kinukulan hinggil po sa paksang ito. At kaya maya-maya, titignan po natin kung ano pa ang masasabi po ng ilang mga eksperto hinggil nga po dito sa inilabas po na kautosan kaugnay nga po ng hindi na inuobliga na magsuot ng face mask, lalong-lalo po yung mga kabataan. Ang balita ho natin, marami ho sa mga estudyante pa rin naman ang hindi pa ho bakunado. Ang ibig bang sabihin ito na kahit na po sila ay hindi bakunado, ay pwede na silang hindi magsuot ng face mask. Kasalamuha ang kanilang mga kapwa estudyante sa loob ng mga paaralan. Kaya maganda siguro, isang concern ho yan ng ating pong mga magulang din naman. Kaya titignan po natin kung ano po mga update hinggil sa bagay na ito. Samantala sa Quezon City, meron na nga pong inilabas na reaksyon ang ating pong Quezon City government. Ang sabi nga ho dito sa kanilang pahatid na balita
ay voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask sa indoor areas na may magandang ventilasyon at hindi mataong lugar. At ito nga po ay alinsunod sa inilabas na Executive Order Number 7 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan. At dito sa kanilang inilabas na announcement, wearing of face mask indoors now voluntary. Ayan o. At base nga po sa inilabas na Executive Order Number 7 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask sa outdoor at indoor area na may magandang ventilasyon at hindi mataong lugar. Hinikayat pa rin magsuot ng face mask. Ito magandang bahagi pa rin po ng announcement na ito. Hinihikayat pa rin pong magsuot ng face mask ang mga senior citizen, mga buntis, meron pong tinatawag na mga immunocompromised at mga individual na hindi pa kumpleto ang bakuna laban sa COVID-19. So, hindi po ito mandatory. Ito po ay binabanggit dito, hinihikayat. So, parang ang dating ito ay sinasuggest lamang. Okay. At ayon pa dito sa abiso, mananatili namang required ang pagsusot ng face mask sa public transportation. Ito po ang pahayag naman ng Quezon City Government. Ayon, ulitin po natin, mananatili namang required ang pagsusot ng face mask sa public transportation, health facilities at medical transport. Kaya ang dagdag pa dito po sa abiso po from the Quezon City Government po ito, ha. Panatilihin pa rin ang minimum health protocol gaya ng physical distancing sa lahat ng oras. Titignan po natin kung ano nga ba ang reaction naman. At marahil mga opinion at obserbasyon ng isa po sa mga eksperto hinggil po sa bagay nito. Speaking of expert, nasa linya po natin ngayon si Dr. Ront Jean Solante. At magandang hapon po sa inyo, Doc. David Oro po, live na po tayo sa DWIZ at IZTV. Hi, good afternoon, David. Good afternoon to our listeners also. Yeah, Doc. Bigyan niyo nga po kami ng insight o mga karagdagan pang reaction niyo at obserbasyon at iba pang mga opinion. May kaugnayan nga po dito sa pag-uutos po o kautosan o nilabas po na executive order ng Pangulong Bongbong Marcos number 7. Ito po yung EO number 7. At inadapt po siyempre ng Department of Education na hindi na po obligado ng isang estudyante halimbawa o isang guro nasa loob ng paaralan ay magsuot ng face mask. Ibig sabihin ho ba nito, Doc, na kahit po siya o kahit ng isang individual ay hindi ho bakunado, malayo ho siya na hindi na magsuot ng face mask habang umaattend halimbawa ng klase, Doc? Well, linawin lang natin dito, David, no? Dahil importante na malaman ng publiko na hindi to pangkalahatan na yung optional na face mask, no? Okay. So, halimbawa, no, sa paaralan, okay, or even in public places, no? Apo. Tapos may mga priority population tayo na maski indoor, we encourage them to wear the face mask, no? Yeah, apo. Ano ba ito? Ano ba itong mga population na ito? Even sa school, no? So, unang-una, yung mga walang bakuna, no? Unvaccinated. Dahil wala silang bakuna, talagang highly vulnerable sila to get the infection. Yeah. Okay? Pangalawa, yung nakakuha ng bakuna pero hindi na kumpleto. O halimbawa, isa lang bakuna mo tapos hindi mo na kumpleto yung pangalawa or hindi ka nagpa-booster. Apo. Isa din yan. Vulnerable din yan, no? Mataas ang rate. In fact, nakikita natin yan sa mga nagka-COVID. Mas marami ang nagka-COVID sa walang bakuna at hindi na kumpleto ang bakuna, no? Pangatlo, yung mga elderly, no? Yung mga 60 years old and above, no? Porque may bakuna, may booster, pero dahil sa edad ninyo, medyo mababa ang protection. So, in-encourage pa rin namin na magsuot ng face mask even indoor.
Importante yeah. 'yon, no? Opo. At saka apat, pang-apat dito David, yung opo. Yung immunocompromised, no? Immunocompromised individual na talagang medyo mahirap dahil ang protection mababa. Kasama na diyan yung mga buntis, no? Eh ang mga buntis high risk din diyan na makakuha ng infection at alam naman natin ang buntis pag nagka-COVID, apektado yun, apektado din ang baby, no? Opo. At saka yung panghuli, yung mga masyadong maliit pa ng mga bata, no? Less than 5 years old kasi alam natin ang pagbakuna ngayon sa 5 years old mababa pa, no? So ito yung mga population na sana magsuot pa rin ng face mask maski indoors. Ito yung walang exemption. Kumbaga, ini-encourage pa rin natin na magsuot yeah. ng face Opo. Mask. Opo. So ang ibig sabihin nito, Doc, ay pag sinabi pong word na encourage, iba ito sa inuobliga. Ano ang malinaw dito? So, ini-encourage po natin, hinihikayat po natin, or kailangan po talaga dapat, mandatory pa rin sa kanila. Halimbawa, yung binanggit nyo, yung pong mga hindi po bakunado. Tama ho bang sabihin na hindi lang ho sila ini-encourage, kundi dapat. Dapat talaga. Yes. Dapat agree. Talaga. Agree with you, David. No? Kasi unang-una, kami sa mga eksperto, in fact, hindi kami tutol dito sa optional na face Opo. Mask for everyone. No? Pero sinangayunan lang namin yan dahil nga gusto naman nating lumago ang ekonomiya natin. Pero nandun pa rin yung mga warnings namin dito sa mga binanggit kong population na sana tuloy-tuloy pa rin ang pagsuot ng mask. Kung pwede natin i-mandatory yan, mas maganda. Opo. No? And Opo. In fact, ang nangyari dito sa mga public places kagaya ng restaurant, I encourage doon sa mga may-ari, no, na sana pag mayroong yeah. mga ganitong vulnerable population, pagsabihan nila na mag-face mask, no, habang mm-hmm. hindi pa kumakain. Dahil mataas pa rin ang hawaan nito, David. No? Opo, especially opo. Now, meron tayong XBB, XBC, at hindi natin alam yung mga bagong sub-variants ngayon, yung tinatawag na BQ.1 mm-hmm. or BQ.1.1, yung mga bagong sub-variants yan na medyo mas mataas ang hawaan din. Yeah. So pero kung ang pagbabasihan po yung EO number 7 po ng Pangulong BBM ay hindi ho tama ho ba ang unawa na hindi ho nire-required, hindi mandatory na po, no? Yes, tama ka. Opo. Oh, hindi siya nilagay na mandatory. Ang nilagay lang doon na word, no? Encourage, no? Yeah. Pero kami talagang ayaw namin yung encourage. Kaya sa ganitong paraan sa media, no, nagpapa-interview kami Opo. Para lang ma-remind namin na yung encourage na yan masyadong mababaw yan. Yeah. Let's make it stronger para hindi tayo magkakasakit. Mandatory face mask sa loob or sa indoor pag you belong to this vulnerable population. Opo. O yun ho kasi ang isang pinupuntoso dito, bagaman syempre gusto ho natin lahat talaga syempre na umusad na nga po tulad ng binanggit nyo, umusad na po ang ekonomiya natin, pero baka ho kasi mag-send po ito ng ibang mensahe na yung iba ho na medyo matigas ang ulo, hindi ho bakunado, hindi na kompleto ng bakuna, tapos may mga tinatawag po ng mga yung immunocompromise, baka gamitin ho nila to na sinabi ho ng pangulo na voluntaryo, so hindi na kami obligadong mag face mask. Ganun ho baka maging hindi magandang message po na makarating sa kanila, Doc Solante. Yes, David, no? Dagdagan po lang, no? Apa. Minsan may naririnig na rin tayo na ganito na pala. Hindi na lang ako magpabakuna dahil parang maluwag na ang health protocol. Iyon. Yung iba naman, inisip na, wala na palang pandemic. Okay na tayo ngayon. O, yun yung ang problema dyan dahil hindi pa, nandito pa rin tayo sa pandemic. Pero nagkataon lang na bumababa na yung mga kaso. Medyo nakakaluwang-luwang na tayo ngayon. Opo. So yun po ang ilang, kumbaga, worry ho natin. Kami ho bilang media practitioner, talagang nakikita ho namin yung dapat ho na maging timbang na pangmalas din po ng ating mga kababayan na dapat talagang masunod pa rin ho yung kung ano ho ang guidelines, may kaugnayan ho doon sa mga dapat talaga na nakasuot po ng face mask at yung mga pwede nang
voluntarily kung magsusuot sila o hindi. Yun, Doc, yung concern natin dito, eh, di po ba? Yes. And I highly appreciate, no, sa mga media na palaging nagpapatawag ng interview sa mga expert. Dahil opa, importante yung communication, messaging natin sa mga tao. Kasi alam naman natin ang mga tao, pag sinabi lang ng presidente, baka na-generalize na nila lahat. Hindi, no? Hindi po, no? Mayroon talagang vulnerable. Maski sasabihin natin bumaba na mga kaso, itong mga vulnerable population, pwede pa rin magka-severe, no? Maski kompleto na ang bakuna. Mm-hmm. Yeah. At ito pa hong isang medyo, kumbaga, nakakapag-alala sa panig po ng ating mga magulang para ho sa kanila mga anak o mga estudyante na mga minor o mga paslit na papasok sa paaralan, eh karamihan ho dito talaga hindi pa ho bakunado, Doc Solante, yung mga minor, yung mga kabataan, yes, to, mga batang ito. Pagkatapos, oh, dito po sa naging, ano bang tawag dito, order or abiso ng DepEd na hindi na ho mandatory na magsuot ng face mask sa loob ng klase. Paano ho ito? Actually, David, no, sasabihin ko lang yung personal opinion. Opa. Base din sa mga pag-aaral yon sa ibang bansa. Alam mo, ang US hanggang ngayon, ang indoor nila ng mga bata na classes, nagsusuot pa rin ang face mask, no? Uh-huh. Eh tayo pa kaya na mababa ang vaccination natin, mababa ang bakunahan sa mga ganitong edad. Yeah. Kaya sabi ko, mali itong order na to na maging voluntary ang face mask sa mga bata, no? Opo. Dapat pa rin. Mm-hmm. Dapat pa rin mandatory, no, especially sa mga 12 years old and below. Dahil, alam mo, pag nagka-infection to, uuwi to sa bahay, sino ang hahalikan nito? Yung mga lolo, mm-hmm, mga lola. Yun na. No? So, ang kawawa, ang mga lolo, lola na hindi lumalabas, opo, nahawaan ng infection, mm-hmm, magkakalat-kalat na naman sa pamamahay. No? So, I think we need to emphasize na sa mga bata, mas maganda pa rin na mag-face mask maski sa loob ng paaralan. And I encourage lahat, mm-hmm, ng mga parents, I encourage, talagang protection na niyo yung mga bata ninyo dahil pag nawala na yan sa bahay, anyone or anything can happen. Especially, maglalaro yan, no, sa loob, magsisigaw-sigawan yan. Hindi, opo, natin alam kung sinong walang bakuna doon, sinong may sintomas. Alam mo naman ang mga bata, no? Mm-hmm. So, mataas ang hawaan dyan at sana hindi tayo magkakalat ng infection sa ganitong population sa mga bata. Yun, Doc, ang isang concern ng mga magulang natin kasi... sa totoo lang, Doc, eh, kapag ka nasa paaralan ng mga bata, eh, medyo, ano yan, eh, nasasabik sila na magkwentuhan, magharutan, ika nga ang term, eh. Eh, minsan nawawala ho sa kanilang kaisipan na dapat palaging nakasuot yung face mask. Baka ho yung face mask naman, eh, palaging nakababa at nasa baba ho ng bata, Doc. Yes. Kaya nga importante dyan, yung mga teachers, no? Kasi alam naman natin, maganda ang institutionalized ang pagtuturo. Opa. At ang mga bata talagang nakikinig sa teachers. It should start with the teacher. Na ang teacher should also see to it that all of his children sa loob ng classroom, mm-hmm, naka-face mask, na talagang protektado sila lahat. Yeah. And ito nga pong... mga kaugnay nga po nitong ano, ha? Kaugnay nga po nitong mga na nagiging usap-usapan ngayon at nagiging problema ho ngayon dahil sa baka nga po pati sa mga transportation, kung saan dikit-dikit po sa sasakyan. Minsan hindi naman ho buti sana kung hindi ho air condition yung sasakyan, eh kung open okay lang po sana, pero ganun pa rin po, eh nawawala ho yung social distancing, lalo na ho kung punuan ho halimbawa yung jeep, yung bus, eh baka maging ano po ito, maging problema po natin na maging source pa rin po ng pagkalat po ng COVID-19 at magbalik po ang problema, Doc. Yes. Kasi ngayon, alam naman natin na ang gobyerno, 100% na ang workplace capacity. Transportation capacity, 100%. So, ibig sabihin, na talagang social distancing yan. Ya? Yeah. And your last barrier of protection is the face mask. So, tanatiliin pa natin kasi hindi pa natin alam. Eh, mag-celebrate pa tayo ng Pasko. Baka naman, hindi na kayo makaabot sa Pasko dahil magkakasakit kayo. Ayaw natin mangyayari. Yun na nga. Oh. Nako, eh, siguro maganda talaga, Doc.
kung ang decision po ng isang pamilya, dapat mapag-usapan po ng ano to eh, ng pamilya, ng padre de pamilya, ng nanay rin naman, mapayuhan yung mga anak nila at maging conscious pa rin, palaging naka-face mask habang nasa loob ng enclosed na mga silid aralan. Ang isa pang problema, Doc, dito, yung halimbawa, nasa kantina. Obligado talagang tagalin ng face mask, Doc, habang kumakain, kantin, o kaya anumang kainan na indoor. Doon ang problema, Doc Solante, di po ba? Yeah, mataas din dyan. Kasi alam mo, pag kumakain ka, mag-aerosolize ka, nagsasalita ka. So, importante rin yan, ang pangaral ng mga parents, ng mga teacher, na habang kumakain, less naman ang conversation para at least ma-minimize yung aerosolization ng mikrobyo. Ayun, yun. Ang kailangan talaga, maganda pa rin talaga, Doc. Talagang, continuous pa rin itong education campaign po natin kaugnay po ng pagpapatubad pa rin ng pagsusot ng face mask, lalo po sa mga hindi po bakunado at yung may mga sinatawag po ng mga immunocompromised situation. Tuloy-tuloy po. Dapat nasa inyo ngayon, Doc, ang pagkakataon para palalahanan po ulit ang ating publiko hinggil po dito sa pagsusot pa rin ng face mask, sir. Yes, David, no? So salamat, no, sa pag-alala sa mga ganitong klaseng programa, no, na talagang sa ngayon hindi pa tapos ang pandemic at nandito pa rin yung community transmission ng mga Omicron na napakataas ang hawaan. So in-encourage at siguro mandatory pa rin, no, na ang abiso ko sa lahat ng mga walang bakuna, vulnerable population, mga matatanda, pag nasa indoor kayo at saka yung mga bata na nasa paralan na mas maigi pa rin, isuot niyo yung face mask niyo para protection at hindi tayo magkakasakit. Opo. At isama na rin natin dito, Doc, pahabol, yung pong mga religious meeting sa loob ng mga simbahan o mga meeting place. Siyempre, nandyan ho yung kakanta sabay-sabay. Meron ding mga bata, meron ding mga kasamang marahil hindi kumpletong bakuna o hindi po bakunado. Kasama mo ito, Doc, no, sa ating dapat na concern. Oo. At saka hindi lang yan, David, hindi lang yung mga religious meetings. Meron na ngayon, nagpa-party na, nagga-gatherings na. Wala. Dahil parang regular na yung mga meetings nila at nalalaman mo nilang after 1 week or 2 weeks, merong 3, 4 nagka-infection. So, tuloy-tuloy pa rin ang ano natin, pagsuot ng face mask, no, dahil hindi pa tapos ang pandemic at hindi pa natin alam ano pang mga variants of concern ang dadapos dito sa atin. At saka, Doc, di ba itong susunod na mga buwan, marami ng mga party-party niyan. Oo. Sunod-sunod na yung mga party. In-encourage natin yung mga party, sana outdoor, no? Yung maganda ang ventilation kaysa yung nasa kulob or indoor, kasi mas maganda ang ventilation, mas less ang transmissibility ng mikrobyo. Mm-hmm. Yan ang pinakamagandang na maisalang-alang po ng mga magdaraos na mga party or mga pagpupulong-pulong na maramihan ikang ang ano, halimbawa isang kumpanya, baka mamaya habang sabagay, baka yung iba diyan kaya talagang gustong umattend para manalo raw ho, Doc, sa raffle. baka ibang raffle ho mapanalunan nila, Doc. Nako, sana hindi yung raffle ng COVID, no. Alam naman natin na especially talagang seryoso to, may mga vulnerable population na masasabi nating mild, talagang nagsisevere, no? Yeah. Meron naman tayong gamot, kaya lang minsan talagang medyo mahal ang mga gamot nito, no? So ganoon pa rin, mas pinakamaigi pa rin proteksyonan na hindi tayo magkakasakit. Opo. Doc, maraming salamat po muli sa mga paalala. Sabi nga po sa kasabihan, ang paalala ay gamot, kung matinik ay malalim. Ay, parang mali yata. Ang paalala ay gamot sa mga taong nakakalimot mag-face mask at mag-ingat pa rin sa dala nitong pandemic nito. Doc, thank you very much po sa inyong panahon. Thank you, David, at mag-ingat po. Salamat. Maraming salamat. Inyo pong napakinggan ang napakahusay po nitong doktor na ito. Siya po si Dr. Rod Jean Solante,
ang isa po sa mga eksperto sa infectious diseases ang ating pong nakapanayam. Babalik po ang programang ORO, Observasyon, Reaksyon, Opinyon sa DWIC. Ang inyong lingkod, David Oro po lamang. Makalipas lamang ang ilang pagunita. Hello mga mami, meron lamang po tayo maikling tips mula sa Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid. E di, itong nakalipas ho ng mga pag-ulan at pagbaha, baka pinasok ho ng tubig ang inyo pong mga semento, mga daanan po sa paligid ng inyong bahay. Ha? At minsan, ano ho yan binabahayan na ng tinutubuan na ng lumot. Minsan, napakahirap tanggalin po ng mga duming yan at mga lumot niyan sa inyong mga semento. Pwede hong madulas ang ating mga kapamilya at ating mga kasama sa loob ng bahay. Ang pinakamaganda ho niyan ay patakan nyo po ng ilang patak ng Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid. Yung mga maduduming bahagi po ng mga semento o tinubuan na po ng lumot. At pagkatapos, kuskusin ng matibay na brush para matanggal po at presto, mawawala na po ang madulas na bahagi ng inyong mga semento sa paligid ng inyong bahay. Oras po natin, alas 3:36 na po ng hapon. Naku, meron po tayong mga tinatawag po na natural calamities. Di ba, itong mga bagyo na naranasan po natin, mga pagbaha. Ang problema ho, ito. Meron ho tayong tinatawag naman na mga man-made calamities. Ito ho yung mga, meron hong imbakan ho ng maraming papotok marahil ito na sumabog dyan po sa isang bahagi ng lalawigan ng Bulacan. At nasa linya na po natin si Fire Captain Arvin Katipon, ang tagapagsalita at PIO Chief ng Region 3 Bureau of Fire Protection. At magandang hapon po sa inyo, Captain Katipon. Live na po tayo sa DWIZ at ICTV. David Oro po lamang, sir. Hello, sir. David, sir. Opo. Yes, good afternoon po sa lahat ng tagapakinig. Nako, ano ho bang nangyari dito sa Santa Maria, Bulacan? Gano'n ho ba kalaki ang pinsalang nilikha nang sumabog po ang, ano ba ito, imbakan o pagawaan ho ng paputok mismo, Captain? Sige po sir, sagutin po natin isa-isa yung mga katanungan na yan. Opo. Kanina po mga bandang alas 12:26 po ng tanghali po, no? May nagkaroon po ng pagsabog sa Santa Maria sa barangay, Manggahan po, no? Sa Sitio Manggahan, barangay Pulong Buhangin po sa Santa Maria, Bulacan. Opo. According po sa aming initial investigation, residential area po ito na may maliit na pagawaan po ng paputok sa tabi po ng bahay. Uh-huh. At meron po mga ilan na po imbak lang po ng paputok, pero since nakita po natin doon sa video, no, may video po kasi nasi-circulate sa Facebook na sobrang laki po ng usok. Opo. Mukha po siyang galing sa isang napakalaking pagawaan na paputok, pero maliit lamang po ito na pagawaan paputok. Actually, sa katotohanan po nito, katabi lang po siya ng isang, sabi ko nga po, ng isang residential na na bahay. Medyo malayo naman siya sa ilang kabahayan, mm-hmm. Pero dahil po dito may 10 injured po tayo na naitala na po. Ala. No. Uh-huh. Yung 6 po dito mga minor injuries lang, pero yung 4 po yung mga mismo pong gumagawa po doon sa pagawaan ay dinala po sa Togasano Hospital po sa Santa Maria. Opo. So itong 4 na nabanggit nyo, anong mga tinamong pinsala po nito? Kung medyo grabe ho bang meron ho ba talagang na baka may naputulan pa ng bahagi ng katawan dito dahil sa lakas ng pagsabog, Captain? Sir, sa ngayon, sir, wala pa kami kumpletong detalye regarding sa kung ano na po yung sitwasyon ng mga tao. Pero isa lang po na masigurado namin na nadala na po sila sa hospital sa tulong din po ng MDRRMO ng Santa Maria. Yeah. May mga identify na ho ba itong mga ito, Marahel? Inform naman na yata yung mga kamag-anak nila. Meron na ba tayong mga pangalan itong casualty, Captain?
Sa amin po sir, sa talakon namin wala pa po kami mga pangalan, pero ang meron po kami yung kung ilan po yung babae at saka lalaki po. May sa 10 po na nabanggit ko, 8 po dito yung mga female po, 2 po yung male, pero the rest po ng names sa MDRM muna po namin ano. Ang nagtala po ng mga pangalan. Opo. So ang nabanggit nyo kanina, itong 4 na grabe na nagtamo ng pinsala sa katawan ay mga manggagawa ho mismo ng paputok. Tama ho ba, Captain? Yan po yung sa according po sa initial po na investigation ng ano natin, ng team po natin na nandoon. Opo. And the rest, yung 6 na iba pa na bubo sa 10 na bilang ay mga manggagawa rin ho ng paputok o kapitbahay lamang? Nandun po sila sa may residence, sa bahay po mismo, kasi yung may-ari po ng paggawaan po ay nandun din po yung po yung tinutukoy ko na bahay. Ayun. Oo. Meron ho ba ditong mga bata na na-involved, Captain? Ang sabi po may mga ano po, may mga ilang bata ako, pero hindi naman po ganun kalala po yung ano, yung tama nila. Mga opo. Minor injuries lang po. Opo. So, ano ho ang naging initial investigation ng ating arson investigator kung bakit po sumabog? Meron bang nag-ignite para sumabog po itong mga paputok na ito, Captain Katipon? Actually sir, sa initial po na pagtatanong natin ano doon sa mga ano po naka-survive po doon sa pangyari at saka sa mga ilang pong mga nandoon sa area, nearby the area, ang sabi po nung sabi nila ay may ano, paggawa po ito ng mga maliliit po na racket na ano na sumasabog ano po, mga quitties po. And parang sa yung mismong nag-aano po sa kanya, nag-trigger po ng pagputok niya, nagkaroon po yata ng problema sa isa doon, kaya po nag-cause ng habang inilalagay po or habang sineset up po, kaya nag-cause ng pagsabog. Pero but then again po, no, right now po, we're still completing our investigation. Sa makatuloy nga po, nandun pa po yung team natin, still conducting and still finalizing the report po kung ano po tayo yung naging rason ng pagsabog po. Ayun, oo. Yeah, we understand. Kasi talagang sinusuri ng gusto ng ating mga investigator yan kung ano talagang nangyari. Pero may initial info ba base sa mga interview, gano karaming paputok at ano-unong uri? Nabanggit ko na yung ilan, ano, yung parang quitties. Meron bang mga iba pang mga na damay doon sa sumabog na mga matasabi po natin na mga ipinagbabawal na paputok, Captain Katipon, sir? Sa ngayon sir, wala naman po tayo nakikita ng mga pinagbabawal po na mga paputok doon, ano. Pero ang isa po sa tinitingnan namin dito is yung permit po ng mismong paggawaan. Kung ito po ba'y nakapag-secure po ng permit sa munisipyo at or nakapag-secure po ng permit muna sa Bureau of Fire Protection. Opo, opo. And at saka iba pa pong ahensya ng gobyerno na dapat pong kuhanan nila ng ano, ayun, ng mga clearances. Eh syempre kapag ka talagang limitaw na wala ho itong mga clearances, wala itong permit, definitely ito ay illegal at may mananagot ho dito, may kakasuhan. Ano hong mga pwedeng mga kaso na pwedeng i-file kung sakasakali? Hindi naman po natin pinapangunahan po yung investigasyon, pero para lang ho sa iba na kung sila po ay nag-ooperate ng mga illegal na paggawaan po ng paputok, eh meron hong karampatang kaparusahan na Captain Katipon, sir. Yes po. Under po sa fire code natin, sa fire code of the Philippines, the Bureau of Fire Protection can impose a fine. Pwede rin po ipasarado yan. At aside from that po, pwede rin po tayo magsampa ng kaso under Republic Act 9514 po or Fire Code of the Philippines sa mga wala pa pong permit. And iba pa po yan doon sa mga pwede pong ikaso kapag nag-cause po ito ng injury sa ano po, sa ibang tao, ano po. Yeah. And PNP naman po makakasagot po ng mga yan. Correct. Plus the administrative fines and ano po, administrative fines and other cases na pwede po i-file ng local government sa kanila. Tama po kayo dyan. At talagang alam po natin na ini-encourage na nga po ang mga gumagawa ng paputok na wag na ho gumawa ng paputok dahil ibinabawal na nga po yung mga ano eh, yung mga pagpapaputok sa iba't ibang lugar eh. So, nasa inyo ngayon, Captain Katipon, sapagkat nais na rin nating samantalin ng pagkakataon dahil sa naghahanda na itong mga gumagawa ng paputok eh para po sa
iba't ibang mga holiday event during Christmas hanggang sa New Year. Nais po nating mahalagang information na ma-relay po sa public. Go ahead po, Captain Katipon, sir. Sir, maraming salamat. Ano po, magsisimula pa lamang po yung offline, paalala namin para nga po sa nasabi ninyo na parating na holidays natin, ano, holiday season. Pero maraming salamat sa pagkakataon. Opo. Sa mga kababayan po natin, ano, katulad nga po ng sinabi ni Sir David, umiwas na po tayo sa paggamit ng paputok hanggat maaari or yung mga pag-ilaw po. May mga other po tayo mga alternatives na pwedeng gamitin, like mga ibang paingay po, magpatugtog na lang po tayo ng maayos na lakasan po ng mga sounds natin, ano. Opo. At mga ilang pailaw na lamang. Tapos, aside from that, mag-ingat pa rin po tayo na sa mga panipagmulan ng sunog at yung mga nag-iimbak pa po ng mga paputok, baka may mga hindi po nagamit ng mga nakaraang bagong taon at nakaraang mga holidays o iba pa po mga events sa pamilya nila. Siguraduhin po na isa po ay mas maganda na pong siguraduhin na hindi tayo nag-iimbak ng mga ganito. Or kung di man naiwasan at nakapag-iimbak kayo, siguraduhin po ninyo na hindi nyo siya nilalagay sa mga maiinit na lugar. At paalala po, sa mga magtatangka pa po na maggawa o mag-put up ng mga manufacturing area, no, or site po ng mga paputok nang hindi dumadaan sa inspection po ng Bureau of Fire Protection at iba pa pong ahensya ng LGU, ay itigil nyo na po yan. At baka lalo po kayong, hindi lang po kayo mapahamak, baka pati pa po yung mga ibang tao ay mapahamak pa po. Ayun, very well said. Mahusay, Captain Katipon. So, ang offline po ay magsisimula ng kailan po? Bigyan nyo nga kami ng idea para next time ma-interview namin kayo uli ng patiuna, Captain Katipon. Sir, ang offline paalala po namin, sir, nag-start po yan ng mga December po, mga second week ng December to onwards na po yan, dire-diretso na po yan hanggang maglipat na po tayo ng taon. Ano po? Correct. Oh, pero maganda po at naka-advance na po tayo ng paalala sa mga sa okay. Mga medyo matitigas ang ulo. Nako, birin nyo, buhay at ari-arian at katawan po ninyo ang nasa panganib kapag kayo po ay gumawa ng ganitong mga paglabag sa batas. Kaya tama lang po na ulit-ulitin natin ang paalala. Maraming salamat po sa inyo, Fire Captain Alvin Katipon, sir. Thank you very much. Inyo pong napakinggan si Captain Katipon, ang PIO, Public Information Officer ng Bureau of Fire Protection Region 3. Malawak-lawak ko yan, ha? Bulacan, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac. May kulang pa ba? Kompleto na. Salamat. Thank you. Okay, babalik po ang programang ORO sa DWIC. Makalipas lamang ang ilang pagunita. Hello mga misis, mga nanay. Abay, may kling tips lamang mula po sa Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid. Eh, yung nga po, di ba? Nandyan ho yung mga makapit na sebo at kung ano-anong mga pinagkainan na halos hindi na ho matanggal yung mantika na nakatikit. Aba, may solusyon na ho dyan. Magagamit po natin ang ilang patak ng Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid para po matanggal itong mga makapit na sebo sa mga pinggan, sa mga kutsara at iba pang gamit po sa kusina. Pati po yung inyo pong mga kalan, yung inyo pong toasters o kaya blenders, mabilis po itong matatanggal sa bisa po ng Mighty Mom Antibacterial Dishwashing Liquid. 10 minuto na lamang bago po mag-alas 4 ng hapon. Uy, meron tayong natanggap na balita. Ay, grabe naman ano. At pinahirapan daw pala itong ilang mga taga Noveleta, Cavite na makakuha ng tulong mula po naman sa Department of Social Welfare and Development. Ay nako, nung nalaman po ito ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, inalis po sa pwesto ang Regional Director at Assistant Regional Director ng Calabarzon. Matapos nga po raw na ireklamo
ni Noveleta Mayor Dino Chua ito pong mga opisyal na ito ng DSWD dyan po sa Calabar Zone na ang ayon po sa reklamo ay pinahirapan daw po sina Mayor oy na makakuha ng tulong ayuda mula po sa DSWD para po maibigay dito sa kanilang mga kababayan na hinagupit ng bagyong si Paeng. Ibig sabihin bagaman wala hong hanging malakas pero matindi po ang baha na idinulit po ng bagyong ito sa mga taga Noveleta, Cavite. O kaya yun, nako, nagalit si Secretary Erwin Tulfo at tinanggal po sa pwesto itong director at regional director o assistant regional director ng Calabar Zone ng DSWD. Oo, grabe po no. At siya nga naman eh, di ba? Eh, liwaliwanag naman talaga na ito pong mga taga Noveleta ay nangangailangan po ng tulong. Ito ay minsan eh, nabanggit na rin to ng isang gobernador na na-interview natin eh. Na kailangan pa raw ng mga requirements eh. Meron pang mga papeles na dapat na iparating mo, ipaabot mo sa DSWD bago ka makakuha ng ayuda para sa iyong mga kababayan. O isa 'yon sa mga siguro gustong ma-correct nito pong si Secretary Erwin Tulfo. Kaya 'yon, nadisiplina niya yung kanyang mga tauhan na nagpahirap pa dito sa mga kababayan po natin at mga LGU pa na humingi po ng tulong. Marahil eh baka nanay ito eh. Baka nasabihan ito ng una eh, pero hindi pa rin sumunod eh. Kasi kung Calabar Zone, oh tama, hindi lang ito dito nga sa panig ng Cavite, yung Noveleta, kundi marahil hanggang Quezon. Naalala ko, mayroong nabanggit si Quezon Governor Dr. Helen Tan, may kaugnayan nga dito sa mga ayuda na hinihintay nila mula po sa Department of Social Welfare and Development na bago dumating yung tulong, ay kailangan pa na mag-submit ng mga requirements. O pagka ganitong mga tulong at ayuda, immediate po ito eh, ang kinakailangan na maiparating sa mga kinaukulan. Kaya sabi nga sa kasabihan, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. O yun, kaya hindi nga katanggap-tanggap itong pangyayaring to na pahirapan pa sa mga requirements ang ating pong mga local government official. Hindi naman ho para sa kanila mapupunta to eh, kundi para po doon sa mga biktima ng kalamidad. Ayan, kaya total ito namang mga pondong ito o anumang tulong, ito man ay in cash o in kind, ika nga, ay inilaan ho talaga ng ating pong mga ano, ng ating pong pamalaan para po sa kinakailangan pong mga pagtulong ano dito po sa mga biktima po ng kalamidad. Oo. So yan. So okay. So sana ito ay magsisilbing ano po. Ika nga ay paalala at aral doon po sa ilang mga government official na kung meron naman hong pwedeng gawing solusyon, eh wag na hong pahirapan pa, o di ba? Wag na hong pahirapan pa ang ating mga kababayan sa pagkuha ng ayuda kung ito'y dapat naman talagang maibigay na sa ating pong mga biktima po ng kalamidad. Okay, oo. Alamin natin mamaya sa ibang susunod na araw kung ano ba ang posibleng update sa balitang yan. And speaking of Noveleta, Cavite, ito nga po, no? Tuloy-tuloy pa rin ang clearing up and clearing operation o clean up and clearing operation ng mga taga Noveleta sa kanilang lugar na talaga namang napinsala po ng husto
dahil nga po sa matinding pagbabaha na kanilang naranasan bunsod ng malakas na buhos ng ulan dala po ng bagyong si Paeng. At kung titingnan po natin yung mga larawan na galing ho dyan mismo sa Noveleta, Cavite, naku, itindi ano. Talagang yung mga lansangan ho nila inatabunan po ng napakakapal na putik at nagkaroon ng maraming mga debris. Oo, itindi ano. Yung mismong Noveleta Town Hall, oh, biruin mo, puro burak at putik ang nakakulapol. Ito po ang larawan ng matinding pinsala po na tinamo ng Noveleta, Cavite. Pagkatapos, pahihirapan para sa tulong, medyo, yun na. Ay, sino nga namang hindi magagalit dito, kaya siguro si Secretary Erwin Tulfo, nasampulan itong kanyang mga tauhan na iniipit-ipit pa yung dapat sana itulong na maipamahagi dito sa mga kababayan natin sa Noveleta, Cavite. Ayan. Okay, so far so good. Tayo po ay nakapag-servisyo na naman magmula po kaninang alas 3 ng hapon. Tayo po ay nakapagbigay ng mga paalala. May kaugnayan pa rin po sa pinatutupad na minimum health protocols. At kasama na rin ho dito ang pagsusuot po ng face mask bilang review. Ayon po kay Dr. Ront Jean Solante na dapat pa rin talaga na nakasuot ng face mask ng ating po mga estudyante sa loob po ng paaralan. Itong mga minor de edad po nating mga umaattend po ng mga klase, lalo na indoor po ito enclosed na mga lugar. At ganoon din po sa mga dumadalo sa mga religious meeting ay dapat din po talaga na naka-face mask at papano, unless na ikaw kung halimbawa magsasalita ka doon sa plataforma, pwede ka na magtanggal ng face mask mo. Pero kung tulad ng nabanggit o base sa EO7 ay voluntaryo pa rin naman, pero hangga't maaari nakasuot pa rin talaga ng face mask. Maraming salamat sa mga nakasama po natin, nakaagapay po natin sa broadcast ngayong hapon. Siyempre, nandyan po ang ating masipag na si Engineer Jun Aguba. Salamat, Engineer. Ang ating mga news writers, pinangungunahan po ng ating news director na si Ma'am Ate Judith Estrada Lariño, at ang ating mga news writers na Ariam Sancho, Rashid Luxin at Abby Malanday. Ganon din ang ating nasa SOCMED, ha? Si Kim Gomez, Elaine Dimalanta, at ang ating mga masisipag na communication assistant din naman sina Micah Cervantes, Jessa Barameda at James De Jesus. Susunod na ang balitan sa IC Balita Nationwide, panghapong edisyon. Muli, ako po ang iyong lingkod, David Oro po lamang, nagiiwan ng mga katagang. Maraming salamat po sa pribilehiyo na makapagserbisyo sa inyo. Bye! Sa DWIZ, kasama si David Oro.